Pagod ka na ba sa pagpasa ng iyong mga problema? Ano man yan mabigat na dalahin mo ay may angkop na solusyon mula sa pamahalaan. Basta'y pagkatiwala mo lang yan sa Hotline 8888 o sa Presidential Complaint Center nang yan ay matuldukan. Mahalaga ang iyong tiwala at pasensya dahil yan ang susi patungo sa solusyong hatid ng gobyerno. At makikita nyo yan dito lang sa Linya ng Pagbabago. You dial 8888. Hindi mabilang na problema, reklamo o hiling ang aming natatanggap sa Hotline 8888 at sa Presidential Complaint Center. Nangangahulugan lang po yan na maraming nangangailangan ng tulong ng ating pamahalaan. Kaya po ngayong Biyernes, ang problema ng mahigit kumulang 100 pamilya ang ating bibigyang pansin. At makakasama po natin muli sa paglutas ng mga problema si PCOO Assistant Secretary Kris Ablan. Welcome back at magandang tanghali sa iyo, Asec Kris. Thank you, Wheng. Magandang tanghali din sa inyong lahat. Napakarami pala nating kababayan ang nagkaproblema sa bahay dyan sa Silang, Cavite. Katulad ng sinabi mo kanina, Wheng, humigit kumulang 100 families ang nangangailangan ng agarang solusyon mula sa ating pamahalaan. Nanganganib kasi ang mga kababayan natin ito dahil anumang oras ay pwede silang mawalan ng bahay. Ang mga bahay po na ito ay nakuha nila sa pamamagitan ng isang housing loan ng Pag-IBIG Fund. Pero isang araw, nagulat na lang sila dahil nalipat na to sa isang housing developer itong mga kanilang mga bahay na tinitirahan. Paano kaya ito nangyari? Alamin natin sa report na ito. Nakipagsapalaran noon bilang domestic helpers abroad si Ginang Aileen Limpot para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Bagamat mahirap ang mapalayo sa kanila, kampante siya dahil nasa maayos naman silang sitwasyon. Bago mga ibang bansa ay nakapag-loan siya ng bahay sa Silang, Cavite sa pamamagitan ng Pag-IBIG Fund. Lumipas ang ilang mga taon, ikinagulat na lang ng Homeowners Association na inilipat na sa developer nito na Cleo Realty Development Corporation ang kanyang housing loan account. Sabihin niyo wala na, nabili na na ano, ni Binalk Silda daw nila. Bakit hindi niyo naman ma'am pinaalam sa amin? Eh may nagsulat-sulat daw sila, eh baka kahit bata pinapapaano niyo, pinapapirma, baka ano. Alam niyo naman na nagtatrabaho yung mga nanay kami para mabuhay. Bakit hindi nyo man lang, ba't hindi kagaya noon na nagpa-meeting pa kayo para ipaalam sa amin? Di ba nagpa-meeting kayo na kami lang din makakuha niyan, priority? Tapos ngayon, binalaksin nyo. Kasi lugi na daw po, paano nalulugi ang Pag-IBIG? Eh, nagko-contribution naman kami. Reklamo ni Ginang Aileen, wala silang natatanggap na notice mula sa Pag-IBIG. Tanging mga sulat na lamang mula sa developer ang dumating sa kanila at nagsasabing kailangan na nilang lisanin ang tahanan. Rent-to-own for 30 years umano ang inaalok ng kanilang in-house financing. Bagay na labis dinamdam ng karamihan sa mga nakakuha ng bahay. Paano kami magbabayad 30 years? Pag-IBIG nga, rent-to-own, 5 years lang kami nag-rent-to-own, tapos amortization agad. Tapos ka ikaw, 30 years, mabuhay pa kaya kami noon? Siguro patay na kami, patay na rin yung anak namin. Kasi bago pa man kami mag-amortization after 30 years pa. Anong klaseng tao ka? Sabi namin, sila'y developer po. Sila yung nagpaparent dito. Kumukuha ng bahay. May mahigit kumulang 100 pamilyang ipinaglalaban ngayon ang kanilang karapatan. Bilang mga magulang, nananatili silang matatag para sa kanilang pamilya at umaasa na matutulungan sila sa paglapit sa Presidential Complaint Center kaugnay ang kanilang pinagdaraanan. Sir President, Tatay Digong, lahat na. Bahay lang. Bahay lang, Tatay. Babayaran namin to. Hindi namin hihingiin. Mga mahirap lang namin, gusto namin ibalik kami sa Pag-IBIG. Ayaw namin kay Cleo na humaharas sa amin. Ako'y naano na rin ha, na-ICU ako dahil sa pag-iisip ko rito, Tatay. Sana matulungan mo kami kahit ibalik kami sa Pag-IBIG. Ayaw namin kay Cleo, magbabayad po kami, hindi namin ito hihingiin. Magbabayad po kami. So, karapat-dapat na bayad, hindi yung paanuhin kami ni Cleo pa. Parintuo ng 30 years na tag 3,000. Tatay, maawa po kami kayo sa amin.
kami mga mahihirap lamang. Gusto lang namin bahay. Hindi naman po namin hihingiin. Babayaran namin basta nasa legal na tatay na hindi kami mangamba na oras-oras kami puntahan at tatakutin. Mailalaban ba ng Buklod ang kanilang karapatan matapos ang pangyayari? Sino nga ba ang dapat managot dito? At paano ito aaksyonan ng kinauukulan? Sisikapin po nating masolusyonan ang problema sa housing loan ni Naginang Aileen at ng iba pa nating kababayan sa Silang Cavite sa tulong ni Pag-IBIG Fund Senior Vice President Fermin Santa Teresa Jr. sa pagbabalikyan ng linya ng pagbabago. Ang tirahan ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Kaya po labis na nangamba ang mga kababayan natin sa Silang Cavite nang malaman nila na may housing developer na bumili ng mga bahay na kanilang tinitirhan. Para maging malinaw po sa atin ang isyung ito, inimbitahan po namin dito mismo sa Pag-IBIG Office ang isa sa mga naapektuhan ng problemang ito, si Ginang Aileen Limpot. Magandang umaga po at welcome sa Linya ng Pagbabago. Magandang umaga po, ma'am. Magandang hapon na, Wheng. Ayaw nga ka. Ay, magandang hapon po sa inyo. Sa sales, di ba laging good morning? Oo. Para naman po magbigay ng kasagutan at solusyon sa inilapit na reklamo ni Ginang Aileen at ang mga kasamahan niya, narito po ngayon si Pag-IBIG Fund Senior Vice President of Home Lending Operations for Min Sir Jong Santa Teresa Jr. Welcome po, Sir Jong. Magandang This is your second time, sir? This is my second time. Po. Yung first time yata sa Malacanang time. Sa guest house. So, panibagong problema po ito, no? Yes, sir. So, kay ano muna, kay Ma'am Aileen, ano po ba yung trabaho nila? Dati po ako sa electronics company sa Laguna Technopark, kaya kami nakatira sa Buklod kasi mas malapit doon po. Mm-hmm. Tapos, nung wala na po ako sa Technopark, nag-abroad po ako, nag-OFW po ako. Naka-uwi lang ako kasi tawag ng tawag yung anak ko na, Mami, uwi ka na kasi wala na tayo bahay. Pag-uwi mo dito, wala ka na bahay kasi may kliyo na daw po. Ang anak ko po is 10 years old lang po ngayon. So otherwise, pag hindi ka sinabihan na mawawala na kayo ng bahay, hindi ka muna hindi uuwi? Hindi muna ako uuwi kasi po eh, walang hanap buhay dito, eh doon naman para makaipon. Ang pangunahin naman kasi yung kailangan is bahay. Gusto talaga namin magkaroon ng bahay. Mm-hmm. So ilang taon nyo na pong hinuhulugan yun? Actually po, ang ano ko po, nakuha ko yun po, nabili ko ng rights. Yung may-ari talaga po yun na nag-rent doon. Tapos po, nag-ipit siguro yun siya po. Ako naman may pera, sabi ko, kuhaan. Sa kapatid, ako nagpadala, kuhaan mo ako ng bahay dyan, nandyan daw may ano para magkaroon ako ng bahay. Nagpadala ako ng 20,000 para pang bayad sa bahay. Tuwang-tuwa ako, tapos ang mga papel na andun din naman binigay sa akin. Yung rights na binili ko, basta may pinangawakan ako, akala ko okay na. Tapos nagpunta ako dito, nung nakauwi ako, nagpunta ako dito, palop, Ma'am, nakabili po ako ng rights, pwede ko ba itong kuhaanin na? Kasi kami man po ang nakatira din. Sabi, antay-antayin lang. Kasi kayo naman nakatira, kayo yung priority na makakuha niyan. Antay-antayin nyo sa website. Tapos wala pala sa website kasi hinarang nang ng kleyo. Pero nung nagpunta ako dito, na kaming mga naapektuhan, nagpunta kami dito, kanya-kanya kaming paluap. Sabi, kay Adrian Apostol, Ma'am, sino ba yung si Adrian Apostol? Pwede ba naman kausapin? Kasi ang akin, Ma'am, nakausapin ko si Adrian Apostol para ibigay na lang sa akin. Ako na lang ang kukuha. Para naman may bahay kami. Kasi si Adrian Apostol po? Hindi ko po alam yun, Ma'am. Eh. Basta yun lang ang ano. Yan ang sabi sa bawat ano, Adrian Apostol. Pero yung una, sabi, antay-antayin lang po. Ang susungit pa po ng mga nasa information po, akala nila na hindi kami ang nagpapaswildo sa kanila. Yung contribution, yung pagpapadala ko dito na bilang OFW. Tapos po, nung isang one time talaga po, nalaman na lang namin na kleyo na, nagpunta sila doon, nag-clinim na lang nila na amin na itong mga bahay na to, kleyo na to ang may-ari. Pero una, may 250 na lumabas, Lauricia muna yon. Tapos, hinabol nila, tapos binalik. Ibinalik po sa mga may-ari kasi nahabol po nila. Tapos kami po na, kami yung first batch daw po na 250 din po, yun ang hindi na naman po mahabol. Noon, Lauricia, tapos ngayon, Cleo. Magpapalit naman daw sila ng pangalan po. Pero Adrian Apostol yung unang Anong may-ari. Anong taon po nangyari ito?
2013 pa daw pa, po nila nabili. Pero hinahanapan po namin sila ng ano, kung kayo na talaga nakabili, ipakita nyo naman yung titulo. Okay. Yung mga legal documents. Kasi kung kami, magbabayad sa inyo, tapos wala tayong pinangawakan, kawawa naman kami. Okay. Bayad lang kami ng bayad at pinaghihirapan namin yun. Kahit hindi na lang kami kakain, basta may bahay. Hindi lang kami mauulanan at maiinitan. Bahala na, one day one itrakan. Tanungin natin si Sir Jong. Sir Jong, meron pong sinasabi si Ma'am Aileen na Laurecia tapos naging Cleo. At paano po nakuha nitong Cleo yung bahay at lupa nila dun sa Silang? Well, unang-una, we would like to take this opportunity to give our side. No, in as far as the case ni Ma'am is concerned, we understand yung predicament ni Ma'am. And this is also common to all other members, borrowers who failed to pay their Pag-IBIG Fund amortization, yung housing amortization. We always make our borrowers understand. While it is true that they are Pag-IBIG members, but the loan that we are granting to them should also be paid. Mm-hmm. Because in the first place, we are not getting any single subsidy from the national government. Mm-hmm. The money that we collect from the members mm-hmm. are invested to those who are in need of houses. Mm-hmm. While it is true that we have to extend to them the financial assistance, it's also a must that we have to collect. Because otherwise, if we fail to collect, then we cannot to have the sustainable housing program. And there are millions of fund members who need our assistance. So in the case of Ma'am, this is a typical example na si Ma'am, as she mentioned, she is already the third party involved. The original borrower failed to pay the amortization. Walang recourse si Pag-IBIG after giving him the chance, all the chances to update the contribution at the amortization, but to foreclose or to cancel the account. Once the property is canceled, we have to dispose that. We have to dispose because, as we said, the money is invested. We are obliged to collect because always we are telling, these are money, this is money of our members. Mm-hmm. Unfortunately, there is a second party who came into the picture. Mm-hmm. The person who applied for a rent to own. To rent to own sa Pag-IBIG. And without telling us, he sell, as claimed by Ma'am, the right to sa kanya. Pero yung una without, po, without our knowledge. So, during that time that he sold the right to Ma'am, the property is already property of Pag-IBIG by virtue of the foreclosure mm-hmm. due or cancellation of the mortgage because the original borrower failed to pay. Yung okay. Nagparenta po kay Ma'am Aileen, hindi po yun yes. Yung original buyer. Siya actually ang may kasalanan dito mm-hmm. because he did not disclose kay Ma'am mm-hmm. na yung property pala ay hindi na property, ito. Hindi property niya because mm-hmm. that's already foreclosed mm-hmm. by Pag-IBIG Fund. Mm-hmm. Now, we are also explaining to the members our program on asset recovery. We are very lenient in as far as the disposal is concerned. We don't like problems like what Ma'am experienced. Uh-huh. That's why the first thing that we are doing in the disposal of our acquired asset is to offer an invitation to purchase for present occupant, uh-huh. whether the borrower or any other party, including illegal occupant, simply because we don't want to displace these families. Aba. Unfortunately, kay Ma'am, because when we did that, we tendered that ITP, yung invitation to purchase, this was officially actually received by Mr. Gosim family. Itong si Gosim family is the one, I think, who sold the right kay Ma'am. So there was that process. After the intent to purchase, if there was no intention made by the occupant, this will now be published for auction, public bidding. So this will now be announced. Every borrower, including third party who are not Pag-IBIG borrowers, may have the right to buy the property. If we fail to dispose the property, the next that will come in is negotiated sale.
negotiated sale, this is also open to the public. This is published in our website. Then kung hindi pa talaga nabenta, we will now offer this either bulk sale or group sale. Mm-hmm. Bulk sale, doon na pumasok si Mr. Cleo. Mm-hmm. Si Mr. Cleo to us is not an accredited developer. Apa. It's just a corporation who bought the property bulk. Apa. Hindi lang yung property ni ma'am, that si ma'am is claiming that he bought, but other properties within the subdivision. So, kanino niya so, po binili doon sa... Sa amin po. Because, okay, as I said, these are already acquired assets of Pag-IBIG Fund. Okay. And it's also, there is also a need that Pag-IBIG should dispose this. Yes. Okay. So ganun po nangyari. So, kung halimbawang nabili nga po yun ni Cleo, hindi po in-inform sila na meron ng ibang nagki-claim o nakabili ng property na hinuhulugan nila. In as far as informing borrowers are concerned, the stages that I mentioned, mm-hmm, will already do the process. First is, before we foreclose, the member will receive the official notice. Second, if the property is already owned by Pag-IBIG, the person residing, yes, in the area will also receive the notice. Yes. I mentioned earlier, it was, mm-hmm, Mr. ITP. Gosim, mm-hmm, who received the notice. The ITP. So, given the volume, we cannot anymore, one-on-one, to go back to those occupants and say, in-announce na namin to, because if we offer yung invitation to purchase, there is only a limited period, 15 days time, because as we said, Pag-IBIG, while we understand the concerns of our borrowers, it's also our primary concern that we have to make sure that we can have a very sustainable housing fund, mm-hmm, by way of collecting what we invest. Ma'am Aileen, sabi niyo kanina na nung binili niyo po yung right, binigyan po kayo ng mga papeles. Hindi po ba nakalagay dun sa mga papeles na, for example, na yun nga yung sinabi po ni SVP Jong na ano? Sir, sa kagustuhan kong magkaroon ng bahay, may rights na nandoon na may bahay, inano ko na lang, binili ko na lang. Tapos pinaloob ko nga po dito sa Pag-IBIG, ma'am, pwede bang kunin ko na to? Nandoon na po kami nakatira. Total naman, Pag-IBIG to, may karapatan din naman siguro kung kumuha po. Binenta naman nung borrower sa akin, ako na lang magtuloy. Mm-hmm. Hintay-hintay lang daw po kasi lang sa website. Wala naman kami nakaano sa website kay hinaharang-harang man doon kay Kuan. Mm-hmm. Kay Cleo. Gaano katagal po na ito nung lumapit ka sa Pag-IBIG para sabihin sa kanila? Pag-uwi ko sir, kagad nagpunta ako agad dito sa Pag-IBIG. Kailan po ito? 2015 na kumuwi. 2 years ago. Sir Jong, so pag ganyan, maglumapit yung isang, she feels na sa kanya yung bahay, di ba dapat lumabas na sa system ng Pag-IBIG na, oops, flag natin yan kasi yung tinitirahan mo is na foreclosed if na. If there was an official transaction made, there will be a transfer of ownership. Opo. But if the property, there was a transaction made outside, supposed to be that's not allowed. Because the borrower and Pag-IBIG, under the Memorandum of Agreement, binds that in such agreement, they cannot dispose the property for as long as the property is mortgaged with us. On the other hand, the moment the property is already foreclosed, that's already a property of Pag-IBIG Fund. Okay. And the disposal policies, in line with our asset recovery program, will be fully implemented. So I mentioned earlier, the process is made. ITP, public bidding, negotiated sale, and bulk sale. Unfortunately, dito sa bulk sale, may buyer. Apo. To Pag-IBIG Fund, that's one way of how we can recover. Apo. Because as we said, I always emphasize this to our members, we cannot just leave it there without recovering because this is not our money. This is the money of the 13 million plus members we have nationwide. So, ma'am, may sige po. Ma'am, kaya nga namin ayusin, namin, ma'am, nagkamali kami na hindi nakahulog kasi mahirap lang din naman talaga noon, ma'am. May paaral pa. Kaya nga namin,
pinupuntahan na namin dito kasi aayusin. Paano naman, buti sana, sir, kung hingiin lang namin, ibabayaran nga po. So, magkano po ba yung binabayaran ninyo every month? Nung noon po is 1,300. Tapos, how many years po dapat yung... Ang hulog po, 25 years. How much have you paid? Sa ano nga po, sa monthly amortization po, may 1,300 kasi, ma'am, may apat kaming ano, may rentoon, may nakabili ng rights, may housing loan, at saka may squatter. Yung nag-ano na... So, ilang years na po kayo nakakahulog? Ako po, wala pa po. Kasi nung pumunta ko dito, ayaw nila ibigay kay... Hindi pa daw nag-ano sa Pag-IBIG, hindi pa nag-open. Tapos, gusto kong kunin kay para buwabalik ako ng abroad, na okay na, yan ako'y pangambaba para hindi na nila maano yung pamilya ko bago ako babalik. Wala pa daw. Okay. So dito po sa Pag-IBIG, wala pa rin po kayo na nababayaran? Pati din po sa Cleo, wala rin po kayo nababayaran? Wala po. Kaya di man kami mag... Ayaw namin ng ganun. Inoperan kami ng Cleo. Nung nag-meeting kami sir dito, sabi ni Mr. ni Sir Ahmad, Akmad, kung hindi daw kami magkaintindihan ni Sir Cleo, babalik daw po kami sa kanila. Di man kami sir makaklaim kay kahit may, wala man may minutes masok maggalit din naman sila pag mag ano kami video. Tapos ang amin, inaamin naman namin nagkamali kami, yung iba nagkamali, ako din nagkamali. Ang amin sana sir aayusin na namin. Sana po maibalik kami sa Pag-IBIG. Sige, yun po yung ano natin. Opo, doon kami magbabayad. So ano po sir yung pwedeng gawin na lang para matapos na rin yung problema nila? Typical problema nga na sinasabi ko, I'm always saying na hindi sana dumating ng ganito kung lahat ng biyembro doon, housing borrowers, are religiously paying. So, if you go to the subdivisions, actually, lima yung groupings. Yung isa, mga updated ang accounts. They have nothing to worry because Pag-IBIG will give them the assurance once the account is fully paid, they get the title. They will never face the same problem. Right. Hindi ko napunta yun sa Cleo. Yeah, wala sir. Second, are those presently occupying na even at the time it was foreclosed or from the time they stopped paying their amortization hanggang ngayon, we are not even collecting them rentals. Even the present owner now is not yet collecting rentals from them. Third, meron naman yung mga squatters who just came in and occupy without agreement with any other party. Ang fourth, yung case ni ma'am na sinabi niya, somebody who told her, I will sell you my right, yun pala, hindi yung property niya. So these are the problems. We are giving the borrowers, in fact, earlier we were telling them, because as a Pag-IBIG Fund members, you will always have your right. So your right to avail of a loan, your right to buy an acquired assets. So if these borrowers wanted to buy acquired assets ng Pag-IBIG, well, we can assist them. As a matter of fact, we allow them a term, loan term, for as long as hindi sila yung borrower, yung immediate family members nila. In fact, ang loan nila, we will even charge them. For those members who are earning 12,000 and below, we will only charge them interest rate of 3% for the first 5 years. That's how we can help them. Now, dito naman sa site ni ma'am, they really wanted that it will be brought back to Pag-IBIG, yung account nila. It will now depend on the owner. While we will try to negotiate to the owner his willingness to do such, but we cannot also prevent him. The moment he will say, no, this is my property, I already bought it from you, and it's me who will decide. On the other hand, as we said, yung may mga miyembro katulad ni ma'am who wanted not only acquired house asset, but also to buy new house and lot package, we can also assist them to buy among our accredited developers. So yung pong sa kanila ngayon ay... Ano pong mangyayari? 50-50. Actually, the property is already sold. Magpakiloy na lang kami sa iyo, sir, na ibalik mi sa Pag-IBIG, sir. Magbayad man mi. Hindi naman sir namin yan. Hindi namin, sir, yan hihingiin. Naando na kami sa mga bahay namin. Bakit kailangan pa kami pa alisin? Samantalang yung mga walang bahay, bibigyan ng bahay. Kami na andyan na. Tapos,
ang among mga anak na dito nag anang eskwela na amin din na dula kamong trabaho sa Technopark. Tapos ila jo pa mini lahatagan may kuan bayay na ladjo. Dili ayaw naman ang ganyan, sir. Nandiyan naman talaga kami sa mga bahay namin. Diyan na lang kami bigyan. Magbabayad kami. Hindi namin yan hilingin. Sige. Yun lang ang hiling namin. Ma'am Aileen, yung sinabi po ni Sir John kanina is that ang isang proposal po niya na masolusyonan ito is susubukan nilang kausapin yung nakabili po para kung pwedeng ibalik sa Pag-IBIG. Pero isang pwede kong gawing counter-proposal o additional option, Sir John, di ba pwedeng mabigyan siya ng bagong Pag-IBIG loan tapos sa bagong unit na lang po? That start could be, fresh. That could be the best option that we can help. Sir, kasi could sir, pag, ano, wala nang ano doon, sir, wala nang bakante, sir. Kaya nga yung iba nang squat na lang kasi pag una ikaw, ikaw yung makakuha. Mm-hmm. Kaya yung iba, inunahan na lang na hindi pa nag-open ng Pag-IBIG para sila doon. Sige. Ngayon sir, walang bakante sir. Gusto nila na ano na kami sa malayo, nasa Technopark kami nagtatrabaho. Asawa ko na sa Technopark, sige tapos po. Ilan joke pa kami. Mga bata nandiyan nag-school. Sige ma'am, ganito ma'am, kasi hindi naman po natin agad-agad masusolusyonan ngayon. Ano? So kakausapin pa nila, nila sir, yung nakabili. So maghintay lang po tayo ng konting panahon tapos mag-update na lang po tayo para malaman natin at mabigyan natin ng solusyon kung ano man po yung pwedeng win-win solution po. At pwede rin yung habulin yung nagbenta sa inyo. Kasi sir, mali po yun, may deception po yun. Sir, nandiyan na sir, nangyari na yan sir. Ang gusto lang namin talaga namin sir, ibalik na lang kami sa Pag-IBIG. Aba. Kasi kung magbayad kami sa Cleo na wala talaga silang maipakita nga ni kahit ano, kawawa naman kami bayad ng bayad. Tapos napunta pala sa wala. Ang gusto namin sir, maibalik kami sa Pag-IBIG. Okay. Doon kami magbabayad. Yun lang talaga po. Sige. Sir, no, pag-aaralan naman po yan ng Pag-IBIG at saka hintay lang po tayo ng konting panahon at hindi naman tayo nagmamagic agad ng solusyon. Isang taon na kami na lumalaban, naghihintay. Ayoko rin na nasabihin na mag-ano kami, may lumalapit sa amin. Hindi. Dadaanin natin to sa mahinahon. Ayoko na kasi ako, ayaw ni tatay ng nasa kalsada. Ako talagang idadaan natin to sa pakiusapan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo, Ginang Aileen, at sa mga kababayan natin sa Silang Cavite na nagtiwalang mabibigyan sila ng pag-asa sa pamamagitan ng paglapit sa PCC at dito sa ating programa at syempre sa Pag-IBIG Fund. Maraming salamat din po, gaya ng sinabi ni Wheng sa Pag-IBIG Fund, lalo-lalo na po kay Senior Vice President Fermin Santa Teresa, Sir Jong, sa inyong mainit na pagtanggap sa linya ng pagbabago dito sa inyong opisina sa Pag-IBIG. Umaasa po kami na mabibigyan agad ng assistance ang ating mga kababayan natin nagka-problema sa kanilang housing loan o pagbili ng housing rights. Sa aming pagbabalik, mga pampasaherong jeep na di sumusunod sa no loading and unloading zone, bibida sa 230. Diyan lang po kayo, marami pa po tayong pag-uusapan dito sa linya ng pagbabago. Do 30 time na po. Ito ang mga reklamong flash sa kwento at dapat ay flash din sa aksyon. Abala po ang dala ng mga barangay hall na itinayo sa iba't ibang sidewalk sa Sampaloc, Manila. Ang mga residente tuloy doon, nakikipagsabayan na lang sa mga sasakyan sa kalsada. Panoorin natin ito. Obstruction ng mga barangay hall ang inireport ng isang concerned citizen sa linya ng pagbabago. Hindi na kasi malakaran ng mga tao ang mga sidewalk sa iba't ibang barangay sa Maynila dahil itinayo rito ang mga ginagawang opisina ng barangay officials. Nadatnan ng LNP team na tila karamihan ng barangay sa Sampaloc, Maynila ay pare-parehas na lumalabag sa batas. Marami pa namang sasakyan ang dumadaan sa kalye kung saan nakatayo ang mga barangay, kaya delikado ito para sa mga residente na madalas dumaan sa lugar. Nakapanayam naman ng LNP team si Bong Nebriha, ang commander ng Task Force Special Operation ng MMDA, para malaman kung ano ang plano nila sa mga gantong klase ng problema. Kung di ako nagkakamali, may 11 kaming nakalista ngayon, no? Na obstruction sa kalsada at sa bangketa. So, iisa-isahin natin yon. So far sa Manila, tatlo kami bandang Malacanang, isa sa Loreto, at meron pa kami maisusunod din the next few weeks. So, but then again, itong mga yung mga ino-operate na nila ito, we coordinate with City of Manila if they will allow us or if they have plans para doon sa mga barangay. Hindi naman yan ura-urada na nakita namin, naka-obstruct, titirahin natin namin. No, we give them ample time. No? We give them time for them na
makapag-move, makahanap ng malilipatan, makahanap ng mareretaan. Pero siyempre may deadline to. Hindi naman na puro pakiusap na lang kami, na puro antay na lang kami, puro, you know, pagmo-monitor na lang kami. Hindi naman pwede yun. Kami naman, hindi naman kami makapag-implement na tatanggalin namin yung sidewalk vendors doon. They were in fact yung barangay, eh, nandun din sa sidewalk. Ano? So nawawala kami ng, ano, ng parang credibility at moral ascendancy to implement what should be implemented because nandun din yung kapwa-gobyerno namin. MMDA Task Force Special Operation Commander Bong Nebriha, sana naman po ay magawa niyo po agad ito ng paraan. Pakiclear naman po ang mga barangay hall na nakatayo sa hindi tamang lugar. Paulit-ulit po nating sinasabi dito, ang sidewalk po ay para sa tao at hindi para sa barangay hall. Ito naman mga public utility vehicles sa NAIA Road sa Barangay Tambo, Parañaque City ay tila mga batas talaga sa kalsada. Ang lakas kasi ng loob ng mga driver ng mga PUV na ito na magsakay at magbaba sa no loading and unloading zone. Ang malupit pa dyan, mayroong malapit na traffic enforcer pero hindi hinuhuli ang mga pasaway na driver. Panoorin natin ito. Perwisyong mga public utility vehicle ang inireklamo ng isang concerned citizen sa linya ng pagbabago. Nagsisimula kasing bumagal ang daloy ng trapiko sa NAIA Road na sakop ng Barangay Tambo, Parañaque City, makaraang gawing terminal ng jeep, UB Express at taxi ang lugar. Kahit pa napakalaki ng babala ng otoridad sa pagbabawal ng pagbaba at pagsakay dito, tila nagbubulag-bulagan lang ang mga PUV driver. Naabutan rin ng LNP team na may mga traffic enforcer sa lugar. Paliwanag nila patungkol sa reklamo ng mga motorista, pinagbibigyan na lang raw nila ang mga ito kapag hindi rush hour. Kinuha natin ang panig ng barangay na nakakasakop sa lugar upang alamin ang kanilang kaalaman sa inilapit na reklamo. Bali nung nakaraang linggo, bali pinapuntahan ko na sa mga traffic namin, sa mga tanod namin para paalisin yung nagta-terminal dyan. Nakipagka-coordinate kami sa city, sa MMDA para mapagplanuhan kung anong dapat na gawin sa mga nagta-terminal dito sa ating sa tapat ng KFC dyan sa Tambo. Paano po sila masasari na maging responsable sa pagmamaneho? Hinihiling po namin sa inyo na mas maging mahigpit kayong traffic enforcer para madisiplina ang mga pasaway na driver na nagkakalat dyan sa kalsada. Dahil napag-usapan na rin po natin ang irresponsibleng tsuper sa kalsada, ibisun na natin ang gawain ng dalawang bus driver na ito na nagkakarera sa kahabaan ng EDSA. Nakuha namin ang plate numbers ninyo kaya talagang kayo ay Pak Buking. Huli ng dashboard camera ng sasakyan ang nagmistulang karera sa pagitan ng dalawang Newman City bus sa may kahabaan ng EDSA. May kita sa video ang bilis ng pagpapatakbo ng mga nabanggit na bus na may plakang TXF-123 at TXF-114 sa kabila ng mga nakapaligid na sasakyan dito. Pag-ewang-gewang pa sa kalsada ang mga bus na ito, bagay na kinibahala ng mga ilang mamamayan, kaya kanila itong ipinost sa social media at itinawag sa 8888 upang mapagtuunan ng pansin. Agad namang inilapit ng LNP team ang reklamong ito sa MMDA upang malaman ang nararapat na parusa sa mga pasaway na driver ng bus o maging mga motorista. Well, unang-una, reckless, ano, yung makikita mo yung mga, ano yan, yung mga nag-weave in, weave out sa mga lanes na yan. Reckless yan, lalo na sa mga buses. Ano. Tapos, unang-una, dapat na sa yellow lane yan. Wala na sila sa yellow lane. So, ano yan, yellow lane violation yan. Diba? And then again, they could also be cited for disregarding traffic sign kung may sign yan na buses stay on yellow lane. Alam naman nila yan eh. So, ayan, katigasan na lang ng ulo. Pairali na lang po natin yung tama ay nasa mataas. Sundin po natin. Eh kung lahat tayo magmamatigasan ng ulo dahil yung isa ginagawa niya, gagawin na rin natin. Hindi po tama yun. Itong problema na traffic, problema po na lahat. So, wag na. Being on the road is already part of being part of the problem. But all of us can be part of the solution. Magtulungan po tayo. Sumunod na po tayo sa mataas traffic. Marami po ang nagkakabahay sa tulong ng Pag-IBIG Fund, pero marami din po ang nahihirapang bayaran ng monthly payment para sa kanilang kinuhang bahay. Kaya ang tanong namin sa inyo mga kababayan,
Pabor ba kayo na habaan ang payment scheme ng housing loan para mas bumaba ang bayad ninyo sa bahay kada buwan? Pakinggan natin ang sagot ninyo dito sa post mo to. Hindi. Bakit? Eh kasi mas matagal, mas mahirap, hindi kagaya ng mas maiksi lang, madali matapos. Depende kasi ang ano diyan, ang opinion ko. Kapag mahaba, ibig sabihin mas malaking interest kasi makukuha nila. Yung may opinion. Kapag may clean naman, syempre, although, mas maliit yung interest na makukuha nila. Pero mas malaki naman yung kakaltasin nila. Pabor doon sa medyo maraming utang. Para kasi, yung iba na mabigyang pansin, kumbaga, may panahon na mababayaran din. Sa housing mo naman kasi, di ba depende naman doon sa edad? At saka sa'yo yun eh. Nasa'yo kung ano ang ilang taon ang pwede mong kukunin. Depende sa'yo yan. Nasa sa'yo also kasi yan, kung ano ang bracket na dapat mo kukunin. Hindi. Kasi kapag yung ano, para yung sa'yo na rin yun eh, yung mas mahaba, mas naiinip ka eh. Naiinip ka, di ba? Tapos imbis na na-shorten mo yung pagbabayad mo, meron ka nang naitatabi pa. Oo, oh, maganda yan. Dobra ko. Bakit po, sir? Eh, siyempre, para medyo maliit yung magaan yung binabayaran ng ano ng tao yung ano ng kliyente. Oh, mas maganda yun, siyempre mababa ang ibabawas sa iyo. Eh siyempre pagka malaki, malaki rin ang ibabawas sa iyo kung madali yan na makabayad ka kahit sa makompetitive bayad sa ano. Humingi ng tulong isa nating kababayan mula sa Batangas dahil nagka-problema rin siya sa kinuha niyang bahay sa pamamagitan ng housing loan ng Pag-IBIG Fund. Sa tulong ng Presidential Complaint Center, naresolba po ang problemang ito. Ang positibong balitang yan aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng Linya ng Pagbabago. Labis ang pag-aalala ni Sharon Alena at ang kanyang asawa nang malaman nila na foreclosure at forbidding na ang kanilang bahay sa Lipa, Batangas. Matapos ang kanilang paglapit sa Presidential Complaint Center, gumaan na ang pasanin ng mga asawa dahil naresolba na ang kanilang problema. Ito ang kanilang kwentong positibo. May ayos ang papeles para sa niloan na bahay ang nilapit sa Presidential Complaint Center o PCC ni Sharon Aliena na isang call center agent mula sa Lipa City, Batangas. Nagka-problema kasi sila sa pambayad ng monthly contribution sa Pag-IBIG Fund, dahilan para bigyan sila ng sulat na foreclosure at forbidding na ang kanilang bahay. Yun pong regarding po sa bahay namin tsaka po dun sa consolidation po ng aking Pag-IBIG contribution. Bale po, i-final ko po siya ng May. Tapos, ang sabi po sa akin, i-follow up ko after 3 months. Tapos, nung pumunta po ako sa kanila, after 3 months, wala pa rin. Hindi pa rin daw po ma-consolidate kaya hindi pa rin po ako makapag-loan sa Pag-IBIG. Dating OFW sa Middle East, ang mag-asawa ng Tubong Batangas na piniling manirahan dito at bumuo ng pamilya. Pero nagkaroon sila ng problema sa paglalakad ng papeles, kaya mula Lipa, nagpunta sila ng Maynila para idulog ang problema sa PCC. Mula PCC, agad na dinala ni Sharon ang transmittal letter sa Pag-IBIG Fund sa Kalamba para maaksyonan ang kanilang hinaing. Nung binigay po nila yung letter na dalawa, first po, pumunta po muna kagad ako sa Kalamba dahil nga po marami na pong lumalapit dito sa bahay namin. Ayaw po nilang tanggapin yung letter dahil nga po dapat daw sa Makati, diniretso. Pero nung nakita po nila yung letter, sabi po nila tutulungan na lang daw po sila para po sa amin pa rin mapunta. Mabilis naman na tumugon sa hinaing ni Sharon ang Pag-IBIG Fund at inilipat na sa pangalan ng kanyang mister ang principal account. Sa ngayon ay naghihintay na lang si Sharon sa consolidation ng kanyang contribution mula single to married para makapagbayad sila sa transfer of ownership ng kanilang housing loan. Lubos ang kaligayahan na dulot ng mabilis na aksyon ng Pag-IBIG Fund dahil sa sulat na dinala ni Sharon mula sa Presidential Complaint Center. Nagpapasalamat po kasi every time po na lalapit po ang ako or yung mga kamag-anak ko, natutulungan naman po. Natutulungan po nila sa pagbibigay ng letter from President. Para personal na magpasalamat, narito po ngayon si Ma'am Sharon Alena. At syempre, kasama pa rin natin si Pag-IBIG Fund Senior Vice-President Fermin Santa Teresa.
So yun po, sulitin natin yung pagbisita dito sa Pag-IBIG Office. Positive naman po ito. So bakit ka nagka-problema sa pagbabayad mo ng loan sa Pag-IBIG? Nag-struggle po kami kasi inuna po namin magtayo po ng maliit na negosyo. Hindi po nag-work out. Alam naman po namin yung obligation namin sa Pag-IBIG. So nung siya po ay nakaka-receive po kami ng mga notices, una po muna nireconstruct ko siya. Tapos hindi pa rin po ako naka-comply. So ang sabi po sa akin ni Pag-IBIG ay intayin niyo yung mga notices ng Pag-IBIG. Tapos nung nasa Pag-IBIG na po ako, intayin na lang yung sa website. Nahintay ko naman po. Ang naging problema ko lang po is marami na pong nagbibid. So doon po ako lumapit sa Malacanang para po ma-priority po kami. Kasi first come, first serve daw po yung basis ngayon ng Pag-IBIG. Yun, nung nakalapit naman po ako, kami po yung na-prioritize. Kaya nagpapasalamat po ako sa Malacanang at sa Pag-IBIG. Sa amin pa rin po napunta yung bahay. So may nagbibid na kukunin yung bahay na tinitirhan ninyo? Kasi po first come, first serve po ngayon yung Pag-IBIG. Ganun ba katagal yung hindi mo nabayaran? Gano'ng kahaba? Mahaba po, mga 1 year. One year. Matagal. Kaya nagpapasalamat rin po ako. Ang tagal po nang wala kaming renta. Ayun. So, and then, nung nagsulat ka sa PCC, nag-respond naman ang Pag-IBIG at ginawang priority yung account mo over Apo. The rest. Apo. And now, okay na. You're ready remitting. Na-reserve na po sa pangalan po ng husband ko. So, paano po ganun ginagawa, sir, na at na naaayos naman kagad dahil sabi niya nag-apply siya ng reconstruction? Opo, pa-reconstruct ako. Nagkaroon pa rin ang problema. Ito yung typical proseso na sinasabi namin. Our primary concern is to help the members. At times, the accounts will become in default. Opo. We are very liberal in the policies. Opo. Binanggit ni Ma'am Cañete that they were given the chance to restructure the loan. Opo. And for all you know, that giving them the chance to update the account, we are also condoning penalties. Opo. So hanggang finally, hindi talaga nabayaran ni Ma'am. So it came to a point na we have to foreclose the property or cancel the account. But despite that, we are still thinking of the flight of the borrower who is staying in the house. Opo. That's why we always mention that in our asset recovery program, we always give priority to those who are residing in the unit, the property for disposal. So, in the case ni Ma'am, siya yung borrower, but they can still have the chance to get it back by responding to our invitation to purchase. And this time, it's her husband who will become the borrower of Pag-IBIG Fund to acquire again that housing. At least alam natin, Wheng, na sa Pag-IBIG, naiintindihan nila na sa isang buhay ng isang tao, may mga times kasi na minsan taghirap talaga eh. Mm-hmm. O may mga crisis talaga sa buhay nila. At least, maluwag po kayo doon. Liberal ang policy ninyo. On a case-to-case basis. On top of that, si Ma'am is even applying for a multi-purpose loan. Mm-hmm. And that multi-purpose loan, which is being granted to all Pag-IBIG Fund members, will also help them raise the amount to pay probably for the down payment or to use for other purposes. Magkano po ba yung binabayaran ninyo sa Pag-IBIG? 5,600 po. Mm-hmm. Tapos ilang years to pay yun? 30 years. 30 years. So, nakakailang taon ka na? Parang 2003 to 2000. Pache-pache po. Ah, okay. So, at least na-consider naman. So, sir, para naman po dun sa ibang borrowers o ibang members ninyo, ano po yung gusto nyong ipaliwanag pagdating po dyan sa mga may mga butas na sa kanilang payment or yung mga hindi nakakabayad? Yeah. So, this is an opportunity for us to disseminate to our two Pag-IBIG Fund members. Unang-una, in line with our trust in making home ownership within the reach of every Pag-IBIG Fund members, we practically introduce several reforms. We already reduced the interest rates. We increased the capacity to pay requirement to 35%. We also increased the loan-to-value ratio. We are intensifying our program in implementing the countryside housing initiatives just to make sure that every Pag-IBIG Fund members will have easy access to decent housing. On the other hand, itong mga miyembro natin, once they avail of this opportunity, they have to pay. Yes. They have to pay because we give them the assurance for as long as they pay, they have nothing to worry. As a matter of fact,
for members who are updated, they can avail of additional incentives, additional home improvement, or multiple availment. They can even avail of other programs of Pag-IBIG. And pagdating naman sa foreclosure, which we always mention, na we cannot just allow any member to leave it there and let him stay forever, because it is also our obligation to make sure that every single centavo that we invest must be collected. Again, because this is not our money. This is the money of our 13 million plus members we have all throughout the county. Question malinaw. So anong gusto mong sabihin para sa mga kababayan din natin na dumaan sa ganyang sitwasyon? Wag lang po kayong mag-atubiling pumunta po sa Pag-IBIG at saka mag-inquire po kung ano na po nangyayari sa account at saka sa bahay niyo para po ma-solusyonan po agad bago po ma-close. Maraming salamat, Ma'am Sharon, sa inyong pagtitiwala sa PCC at sa linya ng pagbabago para solusyonan ang inyong naging problema sa housing loan. At syempre, papasalamatan din natin muli si Senior Vice President Fermin Santa Teresa ng Pag-IBIG Fund sa pagsama sa ating magresolba ng mga problema ngayong araw na ito. Minsan na naming naitampok ang lumolobong kaso ng kidney failure o matinding sakit sa bato sa ating bansa. Base sa datos ng Philippine Charity Sweepstakes Office, sa patuloy na pagtaas ng bilang ng dialysis patients, dumarami din ang bilang na natutulungan ng ahensya. Muli naming binalikan ang PCSO Charity Assistance Department upang alamin ang eksaktong rehiyon kung saan patuloy itong lumalaganap. Sa pinakahuling datos ng naturang departamento, naging malinaw sa aming grupo kung saan nanggagaling ang bulto ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Mula taong 2016 hanggang sa kasalukuyan, mapapansin na 2 rehiyon lamang ang nagpalitan, ang Region 4A o ang Calabarzon at Region 3 Central Luzon. Sa mga taong 2016 at 2017, Region 4A ang nanguna sa listahan. Ngunit nang sumapit na ang 2018, ang Region 3 ang umabante ng tulong. Kaya tumulak kami sa isa sa mga sangay ng PCSO sa gitnang Luzon para makita ang actual na sitwasyon doon. Tinungo namin ang Bulacan branch na matatakpuan sa Malolos City. Daksa na ang mga pasyente noong kami ay nakarating, subalit napuna naming maayos silang nakaupo sa bungat ng bahagi ng opisina. Malugot ang naging pagtanggap sa amin ng kanilang OIC manager, Cynthia Amelia Regudo, na una ko ring nakapanayam. Ilan po ang lumalapit po dito sa Malolos branch? Nag-average time, ma'am, na 80 to 100 patients per day. Yung sa 80 to 100, anong kadalasan mga sakit? Half of it, epowetin tayo, ma'am, dialysis. Ibinahagi niya ang ilan sa kanilang mga estratehiya upang maayos ng mapagsilbihan ang lahat ng mga pasyente. But that dialysis, in-schedule natin sila for the whole year kasi they took bulk of the budget. So ang ginawa natin, binigyan natin sila ng schedule, 6 tranches yun per year. Alam po nila yung schedule nila, so pupunta na lang sila dito on schedule date. So hindi sila nakakagulo dun sa number of patients natin plus dun sa allocation natin per day. Kasi may specific na tayong allocation para sa kanila. Ilan sa mga dialysis patients at kanilang mga kamag-anak ay akin nakausap. Nakatawag sa aking pansin ang isang pasyenteng tila hirap na sa paglalakad. Subalit, game na game pa rin na kwento ng kanyang kalagayan. Siya ay si Solomon Pechardo, kasalukuyang dumaranas ng stage 5 chronic kidney disease. Napasin ko po kanina pagpapunta po din sa'yo dito, gumagamit ako kayo ng walker. Opo. The moment nung i-dialysis ako, after 2 sessions, hindi na po ako makalakad ng diretso. Kailangan ko ng walker. Pagka walang walker, para akong lasing. Wala akong balance. Nalaman namin na wala pang kalahating taon nagpapadialysis si Solomon kahit na humigit kumulang 2 taon nang malungha ang kanyang sakit sa bato dahil sa kanyang diabetes. May mga vices, sigarilyo, inom. At saka kasi pagka medyo bata-bata ka pa, hindi mo masyado pinapansin yung gamot. Hanggang sa lumala na lang siya. Ngayon lang ako napadialysis kasi matindi yung rejection ko sa dialysis. Kasi the moment na
mag-start ka na mag-dialysis. It's a lifetime process. Yun yung hindi iwasan ko. Kaya lang, hindi na maiwasan kasi masyadong tumaas na yung creatinine ko. Umabot na siya ng 1,000 plus. Kaya kailangan talaga na i-dialysis na. Dahil isa rin social worker noon, batid ni Solomon kung saan siya lalapit ng tulong. During confinement, katulad ko ilang beses ako na-confine, yan, natulungan ako ng malaki ng PCSO. Tapos dun sa gamot namin, sa ipawitin, regular na binibigyan ng PCSO yun sa amin. Tapos kung may mga laboratory procedures na kailangan, binibigyan ng PCSO yun. Sinisiguro ni Ms. Ara Sanchez, social worker ng Naturang Sangay, na mahigpit nilang sinusunod ang sistema ng pagbibigay ng tulong. Inavoid na po namin yung pumipila sa madaling araw. Before 8, dapat nandito na po sila. Tapos within the day po, makukuha rin po nila yung guarantee letter nila. Pero anong oras ang cut-off time? Ang cut-off time po namin sa mga request po na chemo, ganun po, hanggang 12 po. Hanggang pero yung mga for discharge, tumatanggap po kami na hanggang alas 3, alas 4. Sa huling pagtatayaan ng Bulacan branch, lagpas na raw sa 1,500 dialysis patients ang regular nilang napagsisil. Sa total po namin nasa 1,500 plus na po. Dialysis lang po yun. Opo. Pero na-scattered na po namin sila yung 1,000 plus namin sa loob ng isang taon po kasi entitled po sila makakuha ng 6 na tranche po para sa injection po nila. Kabilang din sa mga ito, ang 69 na taong gulang na ama ni Joseph Miranda, mahigit 3 taon na itong nagpapadialysis. Ang sabi po sa findings niya, bali po kasi CKD po siya, polycystic po yung kidney niya, may mga bukol po. Sabi po ng doktor, bali lahi daw po nakuha yun. Noong time nung nagkasakit siya, sa PCSO pa agad lumapit? Opo, PCSO po, saka po dun sa provincial hospital po. Bali lakad-lakad lang po talaga para po maka-ano po dun sa hospital bill. Pero sa ngayon, malakas pa rin ba siya? Ano po, may time po na hindi niya talagang kayang maglakad. May time naman po na kakalakad siya. Hindi ko po ma-imagine na pag nakita ko pong nahihirapan, siyempre, masasaktan po ako. Siyempre, naiyak din po ako, hindi ko lang din po pinapakita sa kanya na gano'n. Nabigyan ako ng pribilehiyong ma-interview si Dr. Erlin Ngo ng Chinese General Hospital and Medical Center, isang dalubhasa sa kaso ng renal disease. Bakit dumadami ang bilang ng gano'ng pasyente? Ang isang pwedeng cause, yung pataas ng pataas, is minsan yung sa nutrition nila. Mm. Siguro kulang nutrition, kaya anemic pa rin sila. Mm. Siyempre, for normal na tao, dapat 8 to 10 glasses of fluids per day. So pag may konting infection, check up na agad. Para makontrol agad, outpatient pa lang, magagamot na. Sa araw-araw, iba't ibang istorya ng araw ang narinig at nasaksihan ng grupo ni Ms. Regudo. Subalit, bukod sa pagkalinga, sinisiguro rin nilang alam ng bawat pasyente kung paano mananatili ang tulong medikal ng PCSO. Ay, yung mga pasyente na mga lumalapit, aware po ba sila na pera ng PCSO ay galing po sa ating mga number gains? Yes, ma'am. I personally took the initiative na every time na meron tayong mga patient, lumalabas po ako at tinatanong sila kung sino ang bumibili at hindi. And we ask them to buy para mag-continue tayo ng funding para dun sa mga may sakit. Otherwise, pag hindi na po sila nagtangkilik ng ating games, titigil po yung ating pondo. Sa lakpas 8 dekada, hindi na ba ipagkakaila ang napakalaking tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa lipunan, lalo't higit sa mga walang kakayahan tumustos sa kanilang medical na pangangailangan. Tunay na isang karangalan sa ahensya na kayo ay mapagsilbihan. Hiling po lamang namin ang patuloy ninyong pagsuporta sa lahat ng PCSO number games dahil kadataya mo, katumbas ay panibagong pag-asa sa bawat Filipino. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa linya ng pagbabago tuwing Biyernes ng tanghali. Huwag hayaan ang inyong mga problema na walang solusyon. Nariyan lang po ang Hotline 8888 at ang Presidential Complaint Center para kayo ay pakinggan at tulungan. May mga proseso po na kailangan pagdaanan ng inyong mga reklamo sa Hotline 8888 at PCC para mailapat ito sa tamang ahensya at nang mabigyan ng angkop na solusyon.
Kaya magtsaga lang po tayo sa paghihintay dahil sigurado naman may paparating na solusyon sa inyong mga problema, reklamo o hiling. Kung nais yung maging bahagi ng ating programa, i-post nyo lang po yan sa ating Facebook page na @linya ng pagbabago o sa Twitter account na @anglinyamo. At bago tayo magpaalam, pasalamatan natin ang Pag-IBIG Fund sa pag-accommodate sa atin dito sa kanilang opisina. At syempre, thank you din sa ating partners dito sa show, Dr. Alani Morato ng Morato Medical Group sa Libis, Quezon City at ang Aboitiz Equity Ventures. Marami pa po tayong problema hahanapan ng solusyon at aksyon sa pamamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito. Kaya lagi niyo pong subaybayan ang programang ito sa television man o sa social media. Ito ang Linya ng Pagbabago. You dial 8888.